Magandang gabi, mga kakakak. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi. Itutuloy natin yung ano, yung gang naputol nating pagchichismisan tungkol sa Mayastinia Gravis. Gawa ng gusto ko inyong malaman, gusto ko gatay lahat ay maging normal uli. Hindi man agad-agad maging normal, ay magkaroon ng kahit kaunti bagang anong tawag doon? Yung kaunting kaginhawahan, yung restness. Ah, restness. Kaunting kaginhawahan yung may pinagdadaan ang Myasthenia Gravis. Dahil danas ko po kung gaano kahirap, kaya gusto ko inyong, kayo ay aking masabihan ng konti base sa aking karanasan kung bakit ako ngayon ay eto na at normal. Yang, di nga po yung huli kong sinasabi ka naman po yung garne. Sabi ko yung, pag po tayo nakaramdam ng hirap paghinga, ang gawin ninyo ay i-hold ang paghinga. Tandaan. Kung kaya niyo pong i-hold ng mga 20 seconds kung kayo nahihirapan huminga. Kung yun ang ano ga po, yung first aid. Pero hanggat maaari, punta agad sa ospital. Gawa ng baka bagay may nararamdaman tayo kaysa mag-crisis, punta agad sa ospital. Pero kung kailangan ng first aid, hold your breath. Kung kaya ng 20 seconds, pero sa ganun pong pakiramdam ay hindi po natin kaya mag-hold ng 20. Pero kung kaya po natin kahit 3 seconds, 5 seconds, para lang po ma-relax. Hold ng kaunti, tapos dahan-dahan bugas sa bibig. Huwag tayo matitense, ganun lang. Para po ma-exercise yung lungs natin at saka heart, nang hindi sila mag-collapse, nang hindi tayo halimbawa talagang maging cause ng ating pagka-teggy valves. Pero ayaw naman natin mangyari kung mag-teggy tayo. Kaya, ako po ay nagsasabi ng mga ganitong bagay. Yang, nung nga po ako yung naranasan ko yung shortness of breathing na yan, ay di itong aking kaibigan, ay di may kasama na rin chismis. Nakituloy sa amin dahil sila'y nag-away ng kanyang asawa. Ay di ako na may nagpatuloy. Ay, ako hirap na hirap huminga. Sabi ko, mate, samahan mo nga ako sa medical. Sabi sa akin, gay, ako naman, di ako nagpapakita ako may hirap na hirap na. Basta, sabi sa akin, bumaba ako ng hagdan, ay third floor, ay dahan-dahan, pagkakaisang bite ang ihalos ako. Pero hindi ko pa rin pinapalat, ha. Ay may motor naman ako. Ay di, inangkas ko pa pagdating ko ng medical. Ako na oxygen ng 12 oras, sabi sa akin, mate, mamamatay ka na pala, bakit di mo pa sinabi sa akin? Sabi ko, mate, pag ako kasi ay nagpanik, baka ako'y matuluyan. Siyempre, yung alang kinaakala kong makakaayos sa akin, yun ang aking ginawa. Yun. Tapos, sa mga bago pa lang sa ganitong sakit, ito po ay ang unang chinecheck ng doktor sa ganito ay yung ating mga reflexes. Tinitingnan kung sasabi sa'yo ng doktor, tingin nga kung nakakahawa ka, kakagalaw ang mga kamay. Kasi miss, hindi ka naman alam natin, dahil hirap. Sasabihin sa iyo, hawakan mo ako. Sabihin, pisilin mo pa, diinan mo. Tapos pag sinabing, kahit diin naman tayo, wala naman diin nararamdaman yung doktor. Tapos sabihin, tasang kamay, forward. Tapos kahit nakagayong-gayong naka-forward kang gayon hindi natagal ang kamay. Tapos tingin sa taas. Tingin ka nga. Taste na! Gayon na naman. Tingin sa taas. Hindi natin kaya tumingil sa taas ng matagal. Yun isang-isang mga test na ginagawa sa atin. Tapos, ang sunod noon, may pinukuri. Hindi ko alam ang tawag doon, yung kinukuryente-kuryente pa. Parang ano yata doon yung electric ano din sa katawan natin, yung kuryente kung magre-react yung ating mga nerves nga din. Kaya masakit 'yun. Masakit pero hindi naman nagre-react yung iyong mga muscle at saka nerves. Tapos after noon,
na magayon tayo, may mga first aid na pwede tayong gawin. Meron. Lalo na pagka duling na duling. Duling na duling. Gumamit tayong eye patch. Gayon, eye patch tayo. Tapos, pagka mag-eye patch ka, hindi ka masyadong duling dahil isang mata lang. Kasi may part na ano eh, yung coordination ng mata natin, pag chinecheck din tayo ng doktor, diga? Gagayo, gagayo. Tapos may iwan yung isang mata. Doon nalalaman ng doktor na tayo duling eh. Tapos si pagka kayo nasa gayong, aray, seryoso ng konti. Pag tayo nasa gayong pakiramdam, yung tayo duling ang isang mata, gumamit tayo ng eye patch. O kaya, kung mahihirapan kayo, bumili kayo ng shades. Tapos, yung kabilang side, takpan nyo. Takpan nyo. Pero pag minsan kasi pag ang tingin, hirap din duling. Pero mas maganda pa rin yung nakatali para hindi siya talaga bumuka. Kasi pag shades, bumubuka pa rin, duling pa rin. Tapos pag nasa bahay tayo, sikapin natin na maglagay ng, kung kaya natin sa gabi, yellow. Lagyan ng ice, yung ice patch natin. Para hindi siya kahit papaano ay ma-relax yung mata. At di kinabukasan, edi pwede na ulit na hindi masyadong double vision. Hindi naman sinasabing hindi. Pero at least ay mabawasan. Tapos, ang isa pang aking inyo, kaunting advice sa inyo, halimbawa, yun nga, pagkakain, kung kailan alam mong relax ka, nung ka kumain. Kasi, habang natetense ka, habang naluluugan, nabubulunan, ano ka sa Maynila yung naluluugan? Nabubulunan, nabibitalukan, basta, pagka yung gayong tense, at saka ako stress, nabibitalukan, naluluugan, nabubulunan, yon. Sabi ng mga taga Maynila ay nabubulunan, pero yun eh, nabibitalukan. Tapos, syempre, yung gamot natin, katulad nung mestinon, yung perotistigmine, alam nyo ga, yung mestinon, yun yung unang-unang gamot na nireseta sa akin ng doktor, kasi hindi pa naman alam niya kung magpeprednisone ako o mag-iimuran ako. Yung mestinon, ako'y may kaunting kodigo, gawang hindi naman ako doktor. Para lang may kaunti akong may recall ko lang. Ang mestinon, yun yung nag-i-enhance ng communication ng muscle at nerves. Yun yung nag-i-enhance para makakaroon ng communication yung muscle at nerves. Kasi nga, nagkakaroon ba siya ng pagitan? Hindi naman pagitan, harang. Umiigsi yung terminal nung... Ang hirap kasi nga explain eh. Basta, siya yung nag-i-enhance ng communication kasi nagkukulang tayo sa acetylcholine. Kung hindi ako nagkakamali ha, kung hindi. Ang mestinon ay substitute ng acetylcholine. Inaano tayo, parang ino-overdose tayo ng acetylcholine para ma-meet yung kailangang acetylcholine ng ating muscle na nanggagaling sa nerves. Tama kaya yun? Pero at least may idea tayo, ito yung nag-i-enhance ng communication ng muscle at nerves. Ano ba yung nagpapakommunicate doon sa muscle na galing sa nerves? Yun yung acetylcholine. Tapos, yung isang gamot ng mga may myasthenia gravis, yung prednisone. Ano ba yung prednisone? Nakakataba yun eh. Steroid. Prednisone, steroid yan. Nakakataba yan. Kaya mga myasthenia gravis, puro moon face na nakangiti ka na, pero di ka naman nakangiti, naka-moon face. Prednisone yun. Ano ba yung ginagawa ng prednisone? Yung prednisone, ito yung pumipigil na mabawasan yung antibodies para hindi dumami. Yung antibodies para hindi dumami, yun yung prednisone. Siya yung pumipigil, steroid yan. Yan yung pangalawang gamot. Tapos yung pangatlong gamot, yung Imuran. Ano naman yung Imuran? Siya naman, yung parang nililimitahan yung
immune system, yung immune system. Kasi yung nagpo-produce kasi ulit ng immune system, yung ating thymus gland, na yun yung nagiging antibodies. Oh, ha? Ngayon, itong si Imuran ang pumipigil dito sa pinoproduce ulit ni na immune system nitong ating thymus gland. Ngayon, ang gagawin naman ni prednisone, yung antibodies naman na pinoproduce na yun, ay kanya ding, kung kaya niyang pigilan, ay pipigilan niya din. Kaso, itong ang prednisone, mas may masama tong ano epekto sa atin. Ito yung numinipis ang buto natin dito. Tapos malaki yung risk natin para sa ibang infection dahil siya ay steroid. Tapos meron pa siyang risk na sa diabetes. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang ayon sa aking maigsing paniniyas nung panahon ako, inaalam ko yung gamot. Yun ang sabi. Ngayon, kung may pagnipis ng buto, magtanong tayo sa neurologist natin na, "Dok, naminipis daw ang buto ko sa prednisone." Sorry ha. "Dok, naminipis daw ang buto ko sa prednisone. Ano po kayang pwede ba?" Baka, resitahan tayo siguro ng calcium. Dapat yung calcium lang din na i-intake natin is prescribed din ng neurologist, kasi baka bigla tayong, alam mo naman tayo, pag naka-antibiotic nga, diba, yung may mga lol at mga sin, bawal yun sa atin. Itong prednisone, baka may ibang hindi rin magandang calcium, ma-intake din natin, mas maganda yung kung compatible sa atin yung gamot na inumin natin. Kasi, kaya nga tayo nag-intake ng gamot para gumaling, kung tayo na may mag-intake para tayo sumin, ba't natin i-intake yun. Yun ang aking masasabi, yung mestinon, yun yung nag-i-enhance ng communication natin sa muscle. Yung prednisone, yun naman yung pumipigil o kahit pa paano ay masupress niya yung antibodies natin, kanyang mapabagal ang pagdami. Ngayon, yung Imuran naman, yun naman yung pumipigil din sa pag-produce ng tumutulong. Kaya lang, ang Imuran, matagal ang effect niyan. Weeks. Minsan, papahirapan muna tayo. Kaya, akala natin, lalo tayong lumalala. Kaya lang, medyo mahirap muna siya bago umepekto. Minsan, 2 to 3 weeks or month bago makuha natin yung tamang timpla sa katawan natin, kasi may mga ano yun, may mga 5, 10 mg, 15 gayon. Kaya kung ano yung tamang kombinasyon ng mestinon, prednisone and Imuran, kailangan mag-jibe sila para maging parang normal ulit tayo. Ayun nga daw, misty niya, grabe, hindi naman basta-basta nakamatay, kasi manageable yung sakit na yun. Ang tanong doon, how, English na naman, paano mo i-manage yung sakit mo na yun? At yun ay nagawa kong i-manage. At sana, tuloy-tuloy na ito by God's grace. Dahil ako na may mabait. Lord, ako na may mabait. Ang kasalanan ko nga lang. Ay di, ako'y ganari. Patawarin mo na ako, Lord. Pero ako na may mabait. Mabait akong anak, mabait akong friend. Binuhat ang sarili ba ko? Hindi masabi lang, gawa na may video ko. Ito, di, ako dapat ay mabait. Tapos, ang isang advice ko lang ha. May dalawa kasing uri ng pag-uopera. Isa yung bats. Yung bats kasi, yung simula niya, video, ewan ko basta. Yung bats kasi, binubutasan lang, tapos papasukan ng video dito, kung saan ka binutasan sa may part ng dibdib mo. Tapos yung video yung mag-uopera, may yung video ang titingin, tapos may papasok na mga aparato sa'yo, at yun ang mag-uopera, magkukuha ng thymus gland mo. Yun yung isang klase ng ating operasyon, bats ang tawag. Yung isa, open chest side surgery, pati yung buto mo, yan, ito yung sample ng open chest, pati yung buto mo, pati yung bibiyakin, hanggang dito sa huling, yung buto dito sa may chin na to, yan, ito pakita ko lang ha, itong buto mo dito, hanggang dito sa buto mo yung bibiyakin, tapos bubutasan ka sa chan,
Doon ilalagay ang tubo sa tiyan na yun. Pagkatapos ng opera, doon ipapatuluin yung dugo ng 3 hanggang 5 araw bago siya saraduhan. O, bakit ko naman nasabi yung bats at saka yung open surgery? Ni sa araw, may nag-text sa akin, hindi ko alam kung ano hospital, siguro pinag-aaralan nila yung case natin. Pwede po ba kayo ma-interview? Ano po yung surgery nyo? Bats po ba? O open? Sabi ko, open po. Sabi niya, sabi ko, regarding po santo ma'am, nagkakandak lang po kami ng kung ano yung, nagkakandak lang kami ng anong effect. Ano po kayo? Kumusta po kayo ngayon? Normal po ba kayo? May ibang symptoms pa kayo nararamdaman? Sabi ko, so far now, ito maintenance ko, ganito karami. At normal ang nararamdaman ko. Kaya siguro magkakaroon sila ng study. Hindi ko sinasabi na maganda yung open chest. Hindi ko rin sinasabi na hindi maganda yung bats. Pero binibigyan ko kayo ng dalawang klase ng pag-oopera. Kung kayo ay magpapa-opera, siya pag-iisipan nyo kung alin. Pero ako, open chest ako. At ito ako ngayon. Pwede kayong mag-search ng ibang katulad natin ka MG, magtanong ano ba? Ano pong ginamit niyong operation? Kung gusto niyo lang namang magpa-opera. May mga neurologist na hindi pumapayag na magpa-opera. Kasi ako, wala akong time mom eh. Wala akong time mom ah. Maga ang time mo sa gilan ko. Pero yung neurologist ko na tumingin sa akin, ni-repair niya agad ako na ipatanggal ko yung time mo sa gilan ko. Pero may neurologist na kapag walang time mom, hindi niya nire-repair magpa-opera. Nasa doktor niyo pa rin yan. Pero ako masayang-masaya sa in-advise sa akin ng doktor ko. Kasi ito ako ngayon, nagpapaliwanag sa inyo, nag-a-advise sa inyo. Kaya, sana yung konting advice kong itong nakaraan, nung una na naputol, tapos yung pangalawa, yung una na ipinaliwanag yung sakit natin, pangalawa, yung konting tip, kung paano mo, konting tips ko sa inyo, sa mga pinagdaanan ko, at ito naman ngayon, na konting tips na naman para sa mga gamot, at sisikapin natin na magbasa-basa ng konti para kahit papano sa iba dyan na gustong walang mapagtanungan talaga ng sakit natin, hindi ba agad hindi na maipaliwanag pa, dahil kahit ako nung una ganyan, nangapa ako, ano ba tong sakit na to, nangapa ako, talagang naghanap ako, hindi naman sobrang nagbasa, inunawa ko lang yung sakit, inunawa ko, ni yakap ko, minanage ko, at eto ako ngayon kumakakak sa inyo. Good night! Panoorin nyo to ha. Mga ka-MG ko, i-subscribe nyo ako, i-follow nyo ako. Alam natin, nag-YouTube ako. Pero, lahat tayo makikinabang dito. Promise, kilala nyo ako. Salamat mga ka-MG. Subaybayan nyo ang istorya ng MG ko hanggang sa magkaroon tayo ng remission. Good night!